Tuloy ka daw. Ha? May tanong lang ako. Oh, ito lang titignan natin. Pag nawawala ang mga OR at saka CR, ano sabi mo kanina? Kung saan natin? Affidavit of loss and then OR, CR, at least Xerox copy. At saka two valid IDs. Kung saan? Ang mother file. Kung saan daw yung mother file, ay doon din magre-request. Yan lang, papel lang hawak mo ang kukunan ko kung ayaw mong makuna ng picture. Yan. Ganyan po. Kaya niyan, Paranaque. Sa Paranaque po kayo magkumuha ng request ng affidavit of loss, duplicate CR at saka OR. Halimbawa, saan din kayo nag-rehistro? So, ibig sabihin kung saan nakarehistro yung original, hindi ngayong bago. Okay. Kung last year dito ako nakarehistro at nawala ako yan, ay sir, thank you po sa papel mo ha. Naging sample po. Hindi naman kita lahat eh. Alright. Doon po pala, kung saan yung mother file, doon po magre-request ng panibago or tinatawag na duplicate copy ng registration para po ma-registro or makarelease ng bago. Alright, thanks so much. Until next time. Pakita ko sa inyo yung prod na sinusuksok doon sa tailpipe para ma-check yung carbon rating ng inyong sasakyan. Saglit lang po ha. Ayan, ito po yung prod na nilalagay nila sa loob ng iyong tambucho. Ayan, ang init pa po. Ayan, ito yung nagsisilbing sensor. Ayun. At ina-absorb. Ha? Yan ang tinatawag na probe. Oo, yung probe stick niya, no? Na may sensor para makita yung rating ng carbon. Oo. Ah, ito yung mihigop. So parang mayroong suction pala papunta doon. Ayun. Yung machine ang magbabasa. Extension lang doon tapos hihigupin sa machine. Ito namang wire na ganito, ang purpose niyan, i-interfacing natin sa computer po. Diretso lang po yan sa computer. So, ito yung pinaka VGA cable niya. Ayun. At itong VGA cable na ito from this machine, ay ini-interface doon sa computer sa loob ng opisina, ayan, para mabasa yung rating ng carbon monoxide ng inyong sasakyan. Kung kaya doon madi-determine kung nakapasa or hindi. The bigger the volume of carbon monoxide or dioxide, ay yun po yung mag-determine na hindi nakapasa ang iyong sasakyan. Kung kaya itong machine na ito ay binavalidate. At ang kalang validation requires this machine to undergo calibration. At ang calibration na ito ay naka-date po April of 2019. Pagkatapos calibrated ulit siya ng noong July 2, 2019. And then every 6 months po pala ito kasi ang calibration due naman niya on the first day of January 2020. So makikita natin updated yung kalang mga machine. Every 6 months nagpapakalibrate po sila. So ayan, tapos na po. Magbabayad na po tayo. Thank you. Until next time. Hi muna mga sir. Nagpapa-smoke emission din po ba kayo? Hi muna mga sir. Ito. Ah, pag nanalo sa loto. Kaso ang problema, hindi pumupusta. Bantayan nyo lang po kapag umabot tayo ng 1 million subscribers. Pupunta ko dito, magpapakain tayo. Bob Miramar po, Bob Moto Go. Bob Miramar, Bob Moto Go. Ayan po yung DNR requirements para po pumasa yung ating mga sasakyan with this tinatawag nilang ano to eh, yung board na kung saan ay magiging guidelines na pagkapasa, type of vehicles, new passenger vehicles, and light duty vehicles, Euro 2, Euro 3 engine. Ayan po, yung kala requirements. At pati po yung Euro 3, then Euro 4, o nga, Euro 4. Euro 5 na yata ngayon. Mabuti na lang, pasok pa tayo sa Euro 2.
Yung ating big boy po ay pasok pa sa Euro 2, so bago-bago pa yan. Pwedeng-pwede pa. Alright. So may kanya-kanya silang rating at ito po ay regulated ng Land Transportation Office ng Department of Transportation Regulation. Alright? So thank you so much. FLB Private Emission Testing Center. Nag-big off sila dong. Ayaw daw di daw pwede silang kuhanan. So anim. At ngayon naman ay pagpapa-stencil ng motor number at saka ng chassis number para sa registration. Ayan. Andito. Ano hanap mo? Chassis number? Ayan yung chassis number. Ano? Motor number? Hanap mo? Ah, okay. Hanap ni Bossing yung motor number. Alright, motor number. Hindi kaya yun? Yan, i-stencilin po niya yan, kaibigan, para makuha niya yung number ng chassis at saka ng motor para sa pagre-rehistro. Okay, tulungan natin siya. Ayan, may flashlight siya. Yan nga ba? Ha? Wala dyan. Sa ilalim nga siguro. Di ko rin kabisado masyado kung nasaan yung kanyang motor number. Ayan. Hihigaan na po niya kasi hinahanap niya ang motor number.